Okay guys, good morning. Welcome back to my channel. At ito ay may isang motor na naman dito dinala. Ito ay Mio Soul Eye. Kipay na po ito. Yan, makikita nyo. Ito daw ay pinalinis nung may-ari yung throttle body. Ngayon ay kinunap din. Ay tapos, ang problema niya ay mahirap anda rin. At aking titistingin tulad nito. Bali pag sa starter. Ay kinig niya, ito no, ayaw mandar. Tapos pag sa kicker naman, aandar, kailangan ay may salpak na silinyador. Ayan. May iwang minor o galit siya. Ayan. Bali yung sitwasyon niya ay ganyan. Bali pag itinaming ko dito sa ano, yan sa throttle body niya, yan. Itutuno ko dyan ang problema niya, namamatay. Yan, walang tamang sirkulasyon yung hangin niya galing sa intake papunta sa exhaust. Ito ay pinalinis daw itong throttle body tapos ay chinunap. Yan, bali ito ay pinalinis daw na may-ari yung throttle body tsaka chinunap. Bali ito ay bibigyan ko ng solusyon ngayon. Yan guys, yan ito guys, bali ito ay binaklas ko na yung U-box para maghinawa gumalaw. Yan, papakita ko kung paano baklasin yung cylinder head. Bali numero 10 yung tools na gagamitin dito sa takip ng cylinder head na ito. Tulad yan. Yeah. Ah, yung ibig mo sabihin dito may lumalabas na langis. Ang oh. Yung dati nakalagay ito sa airbox niya eh. Ali, mesin rubber. Bali ito po ay top dead center ko muna. Exhaust, tapos intake. Medyo mag-adjust ng konti para dito sa exhaust niya. Mag-adjust ng kaunting taas dahil may tamang taas ito ng clearance dun up. Tapos ito double check ko ang throttle body niya. Kasi ang problema nito, lalo't kinalas yung may mga rubber ito dito eh. Re-reading ko muna yung spark plug. Bali ito po ay re-reading muna yung spark plug. Makita hindi ito makikita kung tama o hindi yung sulok ng gasolina niya. Bali totally siya ay nagkukulay brown, ibig sabihin ay tama yung pasok ng gasolina. Yan.
medyo nalalapit ng kaunti sa lane pero hindi sapat. Pag-grid ko ng spark plug, puting-puti yung dulo. Ay, ibig sabihin nun, ang parbola ay sinabi. Ngayon sa akin yun? Yung iyo, nakita ko maganda yung templa ng gasolina. Ibig sabihin nun, ang parbola hindi masisira. Magkaganon ang kulay, napukulay brown. Kaya, pinaka-basic na gagawin, titigin mo na yung spark plug, tapos yung timing nito. Medyo iangat ko lang ng bagya itong ilalim at medyo manapit ko. Malaki ang clearance ng ilalim ko para sa ibabaw. Tapos i-double check ko na rin ito at katulad nga kanina pagbuhay natin eh, ganit na ganda makina. Tapos itatiming doon sa tamang timing ng hangin ay wala, hindi makuha. Ibig sabihin nun ay merong may part na singaw. Baling to ay mayroon ditong screw pagkakalas ng housing nitong throttle cable niya. Papalay niyan? Ang side wheel? Ay wala, kailangan ipalay niyan. Bali yun po ang basic na pag-troubleshoot ng mga FI, lalo't yung mga walang minor. Muna muna checkin yung timing ng barbula, tapos ay i-read na rin sa spark plug kung tama yung sunog ng gasolina. Pag lean po, ibig sabihin nun, ang barbula ay madaling ma-damage o may damage na ganun. Katulad po nito, ito sa may injector, ito ay may mga rubber dito na kapag singaw ay problema din, wala siyang matinong minor. Kahit dito sa manifold meron din yan, saka dito sa dugsungan ng throttle body. Bale yan, makikita natin yung rubber ay sira, number 1 pare, makikita yung rubber ay sira. Yan mga boss, maliwanag na yung rubber ay punit. Pag nagpapasok nito ay kailangan medyo papaitan ng kaunting langis o di kaya kung may grasa para hindi na pupunit na ganyan. Yan o. Kaya yan ay may rubber para silyado. Ngayon ang problema natin ay sira yung rubber. Yan o, maliwanag na sira. Yan, may punit siya o. Isa sa problema ng FI yan, kailangan na isilyado, hindi dapat mapupunit yung rubber. Pinaka isang puntos na o. Pinag-iwala ito. Okay, do-double check ko na rin yan. Bago pa, kinaligot lang. Pinagawa nga ay ang problema. Bumigay na agad. Hindi, pinagawa ang problema ay hindi naman naayos ng nakaayos. Kaya nakarating din eh. Tapos ito, bali ito po ay may gasket din. Ito siya. Yan, bali may rubber po yan dyan.
Tapos ito sa pagitan nito, meron din ito. Galit din. Nagawa ko yung mga dapat gawin na gano'n, tapos ay gano'n pa rin, may galit. Ibig sabihin, ang barbula na may problema. May singaw ang barbula. Pag nag-rubulchet ko na itong mga throttle body niya, ang barbula. Problem, magkano pinapataka ng barbula na rin? Katulad na rin ng Aray, yung MIUI 125. Ha, 500. Start mo na. Hindi. Huwag ka munang manggalit. Bale, ito po, yung rubber sa throttle and body. Kailangan ito wala din singaw. Medyo... Ay, hindi ka maalit pagkalat ng barbula. Ay, makikita mo ang pagkakagawa ko na. Bale, ito ay nag-aalala na yung may-ari at baka daw malaki ang magastos. Ay, ngayon ay susubukan ko. Gawin na hindi lumaki yung gastos. Yan, malinis naman siya. Bale, ito yung ina-adjustan. Timing. Yan. Hindi pumakontrol dito at gawa ng mayroon nga singaw. Nilinis daw ito eh. Double check ko lang. Yuri, tulog na yung tambutsyong mo rin. Tulog yung tambutsyong mo. Ali yun. Okay naman yung rubber. Tapos, okay naman, malinis pa. Yan. Inalas din ito. Hindi na, no? Mahigit mabuti naman kay timing ito eh. Pagkalasin na ipagawa mo sa hindi tama. Huwag gayaw. Hindi nga nagtama. Ay walang ano eh, parang ulang ay mga walang ano eh. Number one, oh, dito nakasaksa na yung fuel injector niya. Ito siya. Yan. May rubber po yan dyan. Yung pinakita ko sa inyo. Kailangan eh walang singaw yun. Bali ito guys yung rubber. Yeah. Kasi napunit nga yung ano eh, yung dati niya. Ha? Yeah. Bali ito yung injector niya, nalagyan ko na rin ng rubber. Tapos ay pinasigurohan ko ng beta gray. Ayan. Tapos isasalpak dito sa pinakang manifold niya. Kadugsong nung sa throttle body. Importante, wala itong singaw. Yeah. Numero 10 itong bolt ng pinakamahaya ng ano injector. Wala, ano, FI na. Wala.
Tapos ito, importante ay wala din itong singaw. Pinakang injector na yan. Lalagyan ng betagre, hindi kailangan kulapol. Bali kung maglalagay po kayo ng betagre, eh, huwag nyo naman kakakapalan. Manipis lang, manipis pa sa papel. Yan, bali ganito yung pagtatama niyan. Pasiguro. Talaga masasabi nating maselan ang FI kumpara sa mga decarburador. Dahil number one, mga rubber o ring para din sa throttle body niya. Kailangan na isiguradong walang singaw. Tapos ay yung mga sensor katulad nito sa TPS na ito. Yan. Bali ito ay kakabit ko na para malaman kung okay na o hindi pa. Bale, ito yung na-double check ko na. Okay na yung mga rubber o-ring ng injector. Tapos dito sa pagitan ng throttle body. Ayan. Lolo, blink kailangan mo. Scroll. Scroll? Nareo. Wala fluid yung kaya kayo. Aray. Ano daw? Ah, ano daw? Tapos ito sa fuel hose. Yan. Itong sa throttle cable. Bale, yung iba pagka nagkakalas, dito kinakalas ha, ibabaw. Eh, meron po siyang screw na ganito na pwedeng kalasin dito sa ilalim. Sensor ng TPS sakit
Tapos ito naman sa indicator niya. Ayan. Susunod po yung timing ng ganap. Bali, kadalasan nangyayari pag nalakas na yung pressure ng breather, ibig sabihin nakakaproblema na piston ring pagka ganun. Yun nga, lakas na lang lakas. Oh. Ang piston ring nga nakakaproblema doon. Pero pagka doon nga ganun niya, dahil natakbo naman malayo, hindi na ang problema yun. Bali, nung huling change oil, medyo na-obserbahan mo kung bawas na o ano? Tinignan ko eh, ano eh. Bawas, may bawas na. Durin mga 4 na araw na tinakbo ko ng ano, Santo Tomas. Oo. Ay, ang naman na lang ay 400 eh. 400, ibig sabihin na ka eh. Oo nga pala. Nakain ang langis mo. Pero hindi naman siya nauso. Oo. Ang baliktad yan, dalawang klase yan. Merong isang klase sa tambutso, lumalabas yung usok. Tapos mapapansin mo dito na dito lumalabas sa breather naman ang usok. Sa loob ng makina yan. Wala ng usok. Wala sa dulo ng tambutso. Dalawang klase yan. Isa nasa loob ng makina, nasa breather naman ang labas. Mabalik. Anong ano nun sa piston ring nga yun? Oo. Marami na tayong nagawang ganun. Na yung ang langis nga di pinapatingin sa nila. Bawas na. Tapos ang lagi kong pina-obserbahan sa kanila di yung mainit na mainit na galing sa takbang. Buksan niyo yung itong ano, dipstick. Pag binuksan mo yon, tapos may usok na yung parang ano, pag na doon sa butas. Positive na may problema ang ano niya. Piston ring. Pero wala naman tama yung impact niya. Yun ay wala. Wala. Dahil kung may tama, sa labas naman, sa labas, sa may tambutso naman lalabas ang usok. Ang oil ring, ang problema, sa usok. Yung bubuga siya ng usok. Tapos yung dalawang makapal na piston ring sa compression, sa lakas ng makina yon. Bali, ang ginawa ko dito, yung basic na pamamaraan, tulad ng timing na tune up, yung mga rudder dito kailangan na walang singaw. Doon ko ngayon mapapagpasihan kung ano pa yung problema kung sakaling panda rin na hindi maganda yung anda. Mayroong mabibili din. Meron dyan. Hindi ko alam kung magkano.
pa rin naman eh. Bali, ayaw pa rin mandar. Bali, ayaw pa rin mandar.